amoy, same na same din ng bango. Kaya bumili at bumili, bumili, bumili ulit ako. Ito yung old packaging at ito yung new packaging. Hi guys, it's Carly Beauty Vlogs and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna be doing a first impression kasi may bagong product na ginagamit ko ngayon and super duper na maganda siya and same lang din siya dun sa product na binilhan ko kung saan ako bumili ng product na yun na in-upload ko and ngayon gusto ko siyang i-first impression kasi nga bago po yung packaging nila and titingnan natin kung same as yung smell magkasing tulad lang ba and then yung texture ng product na to. Pagpasensyahan nyo na rin yung ating background mga kasisi palipat-lipat tayo ng background so pagpasensyahan nyo na. So ngayon, let's start. Without further ado, let's start! Ito yung product na ipapakita ko sa inyo ngayon mga kasisi. Pero same lang sila ng brand. And ito ay si Wonderline. So dahil marami pong nagtanong dun sa in-upload kong about kay Wonderline na Pinky Secret. So gusto ko din siyang sagutin dito. Actually, yung mga katanungan na yon dahil nga ay sa pem-pem natin siya ginagamit, no? So talagang sobrang-sobrang napaka-sensitive talaga yung part na ganun. So, kailangan talaga mag-ingat tayo. Kung if ever man na bumili kayo ng mga gitong product, siguro mag-test muna tayo bago natin gamitin dun sa ating private part. So, ayun mga kasisi, papakita ko na sa inyo yung sinasabi ko ngayon. And, excited na talaga ako. So, ito siya. Ayan mga kasisi. Baliktad. So, ayan mga kasisi. So, as you can see, nasa plastic pa siya. And, punong-puno siya parehas. And, kakarating lang din nito. Siguro mga ano, kakarating lang neto nung June 30. Ayun. So, ayan, kaka-order ko lang din sa kanila. And, wala nang bubble wrap kasi tinanggal na natin. Siyempre, COVID, alam nyo naman. So, plastic na lang yung natitira. So, if, kapag nabili ako sa kanila talaga ng product na ganito, is meron talaga silang plastic na nilalagay. Pag after nung plastic na nilalagay nila, is bubble wrap na agad. So, para hindi nagli-leak yung ating. Kung mag, if ever man na mag-leak siya, at least kahit paano, nasasalo pa rin siya ng plastic. So, ayan, bubuksan ko siya sa inyo dahil gusto ko rin siyang makita. Dahil, first time ko lang din nakatanggap ng ganitong new packaging kasi sila. So, first time lang din natin yun. So, ayan, makikita nyo, medyo may konting leak siya. Medyo nadulas tayo sa kamay natin, oh. Kaya, okay na din. Safe na safe din kahit nasa plastic lang. So, ayan mga kasisi, kung mapapansin nyo, para silang nakasealed. Ayan. And then, ito ay Wonderline Pinky Secret Feminine Wash Hyaluronic Acid with Collagen. So, yun yung pinaka secret ni Pinky Secret. And then, yung sa likod nito mga kasisi, babasahin natin, conquer unpleasant odor, itchiness, and irritation of feminine area with gentle cleansing action of Pinky Secret Feminine Wash. Which is good siyang gamitin kasi alam niyo kung bakit. Nakakagamot siya ng mga katikati doon sa private part natin. Like yung meron tayong UTI din. Ganun, nakakatulong din siya mga kasi. Well, hindi naman po ako doktor para magsabi ng ganyan kung totoo ba talaga siya. Pero dahil lang nagagamit ko na nga siya mga kasisi, so effective siya para sa akin. And yun nga, sabi ko din doon sa in-upload kong product na to. And ano siya, yung old packaging niya. Nasabi ko doon na yung after ko ng menstruation, 'di ba? Meron talaga siyang something na amoy na yung brown natin, last natin. Ewan ko lang kung ako lang nakakaranas ng ganun. Hindi ko lang alam kung sa inyo nakakaranas kayo ng ganun. Pero ako nakaranas talaga ako ng ganun mga kasisi. So, nung gumagamit ako ng Wonderline mga kasisi, itong Pinky Secret na to is nakatulong talaga siya sa akin na nagle-less yung odor ng ating sa private part. So ngayon dahil nga ay nagustuhan ko na siya, kaya bumili at bumili, bumili, bumili ulit ako. So, ayan mga kasisi. And ayan, babasahin din natin yung kanyang sinasabi dito. It is specially formulated with rose water that contains natural antibacterial and collagen. To soothe and maintain the softness, use is maintains the night pH level for your intimate area. Pero mga kasisi, kasi marami nagsabi na nakakasikip nga daw to ng pem-pem. Pero sa akin mga kasisi, hindi po yung totoo. Pero ang nagustuhan ko lang dito is yung talagang nakakatanggal talaga siya ng amoy dun sa private part natin. Lalong-lalo na kapag pagkatapos lang natin magregla. So, ganun talaga, naaamoy ko talaga siya. Pero sa akin lang yan ha, hindi ko lang alam din sa inyo na, kung nararanasan nyo siya. So, ayan, bubuksan ko ang isa dito and ipapakita ko sa inyo kung ano yung texture niya at yung, kung ano yung amoy niya. Yung ingredients niya mga kasisi, siguro ipapakita na lang natin dito.
And i-co-compare ko siya doon sa old packaging kasi meron pa po akong old packaging nito which is nasa CR. So, mag-open pa rin ako kasi nga malapit din naman na maubos yon. I-co-compare natin siya kung magkapareha sila. So, ngayon mga kasi nagbabalik tayo. Ito yung old packaging nila. Mapapansin nyo. Ayan siya. And ito naman yung new packaging ng Pinky Secret. So, kung mapapansin nyo, mas tumangkad si Pinky Secret ngayon kesa sa old packaging. Ayan, kita nyo. Ayan. So, and ipapakita ko sa inyo kung magkasim lang sila ng texture and yung amoy. So, itatry natin siyang ilagay siguro dito na lang. Para siyang jelly and mabango. So, ganun siya. Wait lang, sasarado ko lang to. Kalbihin, ano yan? Hindi siya masarap. So, ayan mga kasisi, hindi siya masyadong runny kasi may pagka-jelly kasi siya. Ayan. So, ito yung old packaging natin. So, ilalagay, gaganyanin na lang natin para makita nyo yung texture niya. So, ganyan siya. Para siyang aloe vera. Alam nyo yon yung pag naglagay kayo sa inyong face, ganyan siya mga kasisi. And then, yung amoy nito, sobrang-sobrang nagustuhan ko. Hindi masyadong matapang, sobrang bango-bango pa niya. Sobrang-sobrang nagustuhan ko talaga mga kasisi. So, next naman, ang ipapakita naman natin, yung kanyang new packaging. So, dahil nga na hindi pa siya bukas, bubuksan ko na lang para mapakita ko sa inyo. Ayan. Yung pagbili ko rin na itong old packaging, meron din siyang ganitong seal. Yun yung lagi niyang titignan. And, may nakalagay na Wonderline Trading. Tama ba? Ayan. Yan yung lagi niyong papansinin, ha? Ayan. And then, kahit dun sa shop na binibilang ko, talagang original po talaga yung mga product nila. Marami po talagang nabili dun sa kanila. So, ayan, nabuksan na natin yung new packaging. Ilalagay naman natin siya dito. So, magkasing tulad pa rin sila ng texture. Ayan, medyo jelly din na parang aloe vera. Ayan, same na same po sila. And then, malamig din po talaga. Para-paras talaga sila ng texture. Pati yung lamig. So, amoy naman natin. Yes, mga kasisi. Same na same po sila, mga kasisi. Kaya, huwag na huwag kayong magtataka kung makakabili kayo ng ganito. Kasi naputol tayo dahil nag-brand out po yung aking camera. Nag-brand out. Nalobat po. So, ayun. So, yung sabi ko kanina, magkasintudad lang sila ng texture. And yung amoy, same na same po sila. Para lang siyang aloe vera. Yung aloe vera na ginagamit nyo, ganun lang po talaga siya. So, huwag na huwag po kayong magtataka kung makakabili po kayo ng ganitong packaging. Ganito pong packaging, ha. At itong old packaging. So, ito po yung old packaging at ito yung new packaging ng Wonderline. So, ayan mga kasisi, same na same ng amoy, same na same din ng bango. So, ayan. So, dahil maraming nagtanong dito, dun sa upload ko, dahil dun na nga tido yung pem-pem niya, so, hindi ko alam kung saan siya nakabili. Siguro ito, ilalagay ko na lang sa description box kung saan talaga ako bumibili ng product para naman makatulong po sa inyo. And, syempre, yung sabi ko dun sa kanya, baka hindi po sila hiyang, kaya i-stop nyo na lang po agad-agad. Kaya ang sabi ko kanina, mag-try muna po kayo, kahit saang part, or kaya dito part dito sa inyong tenga, kung saan yung pinaka-sensitive na skin, dun yung muna po itatry. Kasi mararamdaman nyo naman po yun kung nangangati, or may something na nangyayari, kung nagkakangkan ng irritation, magta-try muna po kayo, wag na wag po kayo magta-try dun sa mismong private part natin, kasi nga, sobrang-sobrang napaka-sensitive po ng ating skin. And disclaimer lang, hindi po ako doktor. Nag-ano lang ako, ine-explain ko lang sa inyo kung ano yung naging nakaranasan natin dito sa ating product. Masasabi ko lang dito sa product mga kasisi, 100% po na nakakatulong siya sa pagtanggal ng amoy, which is yung malapit ka nang matapos magregla. So, nakakatulong talaga siya mga kasisi. Pero dung about doon sa sinasabing nakakasikip daw ng pem-pem, pero hindi po ako maniniwala sa ganon. Kasi, wala naman sigurong nakakagawa ng, ewan ko lang ah. Pero yun kasi yung talaga sinasabi nila. So, para sa akin, mas nakakatulong siyang linisin yung ating private part at nakakatulong din siya na hindi ako nagkakaroon ng UTI. So, ayun lang for today mga kasisi, and I hope na sana nakatulong to sa inyo itong video na to. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And then, don't forget to click the notification bell para ma-update po kayo palagi. So, ayun lang for today mga kasisi, and see you on my next video.